Wow, meron na si Josh, ano? Jushim Munoz. Good to know that you have ING na. For those who don't have yet, eto na. Sichika ko sa inyo kung anong meron sa ING. I-represent sa inyo ng inyong Chang Abi ngayon na. Nagamit na rin po ni tita ko, maganda daw po. Yes! Hashtag ING. ING ano? ING maganda. ING sa kalam. Ganun. Well, it's a Monday evening. Andito ang Chang para maglingkod. Para magchika sa inyo, ID, ayan, hashtag ING sa kalam. Magchika sa inyo, anong importance ng nagsisave tayo? Meron life hack tayo na ako na i-share sa inyo tonight. Hello, Ate Ting. But yep, thank you for sending ING virtual gifts, Ate Ting. For those who want to share IG virtual gifts, you may send ING Philippines na virtual gifts dyan. Hi, Ate Kim, hello! Sino nang naka-download ng ING? Meron din ba kanyang Chang? Kadownload ko lang po kanina at kagagawa lang account ko, Chang. Wow, perfect! Thank you! Press 1 yung mga nakagawa na. Press 2 yung hindi pa nakakagawa, nakaka-download. If hindi pa kayo nakaka-download, please, here, meron akong sticker. You can click that. Ayan, si Dizim, wala pa daw siya. Di pa, go. Mag-download kayo ng ING ngayon kasi i-discuss ko sa inyo yung benefits of having an ING as our digital bank. And then, later on, magpapaano ako. Steph Ray, hello! Magpapa-quiz ako, magbibigay ako sa inyo ng questions. At magkakaroon ng 8 winners, mamimigay ako ng worth 8,000 na GCash. So, hatiin ko siya into 8. Siyempre, ano yan? 1,000 yan. Hindi naman sama, di ba? Magda-download ka na lang ng ING, may chance ka pang manalo ng 1,000. Nga pala yung kahapon yung mga winners ko, naisip ko, isasabay ko na lang ngayon yung transaction para isang beses lang ako mag-aasikaso ng lahat ng mga kaperahan na ipapamigay. So, promise ko na talaga ngayon, after ng aking live, ibibigay ko na yung prizes nung kahapon. And then today, tonight, yung mananalo ng 1,000 pesos. But, students, please lang. Share the live naman, oh. Tingnan mo, 300 lang tayo dito. Tama ba iyon? Ba't ganda yung mga tugtugan ng baby ko? Thank you sa Carlito! Before ako mag-start, students, gusto ko sana mag-share kayo ng ING Philippines. Magpaulan kayo dyan sa baba. Sharing is caring. Ako din, mag-share din ako ng blessings ko. So, mamimigay ako ulit-ulitin ko ng 1,000 pesos sa 8 winners tonight. Ang mechanics para makasali, makikinig kayo mabuti sa mga sasabihin ko. And then, later on, magbibigay ako ng mga questions about ING, about everything that I discussed. And then, yung mga makakasagot ng tama, mamimili ako random na people. Tapos, ipa-follow ko, and then, after that, ayun na, kukunin ko yung details ng GCash ko. Hi, baby! Shout out naman sa'yo! Mwah. Why are you here? Gwapa ka daw. Thank you, baby! Kahit hindi talaga ako, nakaka-makeup-makeup. Tingnan niyo naman yung mukha ko. Nakaka-haggard naman talaga yun. Steph Ray, thank you for sending ING Philippines virtual gifts. Thank you for the halo-halo. Ayan. Emilet, hello! Ang daday niyo nandyan sa baba. Oh, may 400 viewers na tayo. Let's go! Red carpet muna tayo, guys! Nasa ano pa tayo? So, kumbaga sa class, nasa attendance check pa lang yung ano natin. Yung part ng ano class natin. Chang, ang ganda ng necklace mo. Aba, syempre naman. Nababasa nyo? Nakasulat. Kita ba? Yes, yung team dot-dot. Huwag nyo naman din ako pabayaan dyan sa ilalim. Tingnan nyo yan. Namimili kayo ng live, ha? Nang gigigil ako sa inyo. Huwag nyo na akong pasigawin. Char love. Okay. So, i-discuss ko
everything about ING tonight. At kung yung mga students ay nakikinig talaga ng mabuti at gusto manalo ng 1,000 pesos, ayan na. Huwag kayong aalis dito. Samahan niyo ako hanggang matapos itong live. Okay, ready na ba? Ano muna tayo? Orange heart. Orange heart muna kung ready na. Hi, Jerry! Jerry Cad, thank you so much. RH, thank you so much. Pakipatay ako. Bakit naman, Bajo? Uy, salamat sa mga ano. Ay, si Coffee, thank you. Salamat sa ING Virtual Gifts. Ready na sila, oh. Tingnan niya yan. Baby ko. Oh, yes, baby. Anong problem? Hi, Kay. Welcome. Noemi, thank you so much. Yung tugtugan natin, baby ko. Ano sabi ng baby? Hindi ko masyado mababasa. Minsan, masyado akong focus. Hindi ko masyado mababasa yung mga nakalagay dito. Yung mga comments nyo, ha? Alright, so let's start. Ano yung ING? Sino nakakaalam ng ING? Yung mga accounts na dyan. Ayaw mo ong... Kamo, ano? Ayaw mo ong kamobasahin? Ano? Ano, baby? Wow, si Chloe, Chloe, Chloe ba yan? Chloe Reyes, she said all digital bank. Correct. I love it. I love it. Matatalino mga estudyante ng Tsakal, ha? Yeah, si ING, it's a digital account, ay digital bank dito sa Pilipinas. It's actually it focuses sa wholesale before. It ano siya, wholesale banking siya until November 2018 naging all digital bank na talaga siya. Ayaw mo lang daw basahin siya. Ano ba yung sinasabi ng baby na gusto niyang basahin ko? Baby, ano yun? Mayan, dinidistract tayo ng baby. Sabi mo kasi, hindi, babasahin ko ba sa ikaw? Tsaka pag hindi ko naman nabasa yung sinabi mo, for sure, he-help nila ako. Divine. Sige mo yan. So yun na nga, going back, ING is all digital bank na siya ngayon since November 2018. And siya din yung digital bank with a higher rate ng interest return. So, it's so much better, guys, kasi 30 years na siyang existing, 30 years na siya sa service, sa industry, and talagang mapagkakatiwalaan naman siya. Why? Because ING is regulated ng Bangko Sentral ng Pilipinas, and member siya ng Philippine Deposit Insurance or PDIC. So, legit po si ING. Baka sabihin nyo, sumichika lang kami dito tapos in-scam namin kayo. Hindi po yon. May mga, ano, maganda naman ang, ano, ang record ni ING so far. And eto, lahat ng banking needs nyo, lahat ng mga banking needs nyo, magagawa nyo anytime or anywhere by just one app, which is yung ING, very, ano, sobrang less hassle. Kasi timely and relevant din talagang pag-usapan natin to ngayon. Dahil pandemic, di ba? So, isa sa mga issue natin, hindi nakakalabas, madaming, may limit yung movement sa labas, hindi ka comfortable, pwedeng hindi ka pa komportabling lumabas kasi nga pandemic, baka merong COVID whatsoever, and natatakot kang pumila, pumunta sa bangko, stuff like that. So ngayon, ang pinopromote ni ING is yung conveniency. At ang maganda dito is, ano siya, you can do your banking for savings, mag-transfer ka ng money sa comfort ng home mo, relax ka lang, di ba? Yun yung hinahanap natin ngayon. Although, wala siyang physical card. Ay, meron siyang physical card, wala lang siyang physical bank. Yes, correct. Cashless transaction, sabi ni It's Mesara. Mesara. It's me, Sarah. Sabi ni It's me, Sarah. Correct. And what I like about them is yung, kasi most of the banks, di ba, meron silang limit lang ng cash withdrawal. But sa ING, they have up to 1 million
na daily transfer limit. Bongga, as in, highest sa lahat ng local na bank na that there is dito sa Pilipinas. Saan ba kayo nakakita ng banko na may transfer limit na 1 million? ING lang yan, guys. Palit tayo ng song. Sad naman yun, baby ko. Guys, okay lang ba yung music ko? Masyadong malakas? Or, ano? Kere lang. Yes. So, yun, going back, mas malaki yung interest na meron kay ING. Plus, legit siya kasi you don't have to worry for the security. Kasi ING is using the best technology out there para ma-secure yung money natin. Plus, if ever man may mangyari na, pero we don't want that to happen naman na may mga ganong mga uncertainty, no? Meron namang insurance na pumapalo ng 500,000 pesos. So, ayan. Hindi ka na din talo. And, I want to highlight, guys, yung no charges. There's no fees whether you transfer your money or if magpipay kayo, magwi-withdraw kayo, walang fees. Basta, kung may card kayo, physical card, you have the physical card with you, the ING, tapos gusto mo magwi-withdraw, basta may banknet yung ATM na yon, wala siyang bayad. No crypto money po sa ING, I'm so sorry. And then, what else do we have to discuss? Oh yeah, so, well, diba, ni-require ko kayo na mag-download ng ING, no? So, para sa mga magda-download pa lang ngayon ng ING, eto, sa taas, tama ba yung pinipindot ko? Meron akong sticker dito, you can click that and madadala niya na kayo sa ING. So, pwede nyo din maggamit yung 500 pesos na welcome bonus para ni ING sa inyo. The promo will only run from February 21 to March 31. March 31, tama. Yes, correct. March 31. Okay. Mamaya, i-discuss ko naman yung benefits of having ING Save and ING Pay. So, magkaiba yan, guys, ha? Magkaiba yung, ano na yon, yung savings, yung accounts na yon. So, here, Jimmy, thank you. You can save or fund your pay account ng 1,500. And then, dun pa lang i-credit ni ING yung 500 pesos na welcome bonus niya. So, pag gumawa kayo ng ING, make sure na meron kayong ING Pay account at saka gumawa na din kayo ng ING Save account. So, ano bang ginagawa sa Save account? Sa Save account, dun mo pinapalago yung pera mo. Meron, si ING yung may mataas na rate interest na pumapalo ng 4% kumpara sa ibang mga banks na yung iba nga hindi pa umaabot. Interest rate, tama, Emily. Yung iba nga hindi pa umaabot ng 1%. Kung if I'm not mistaken, but there is. So, mataas na yung 4%, no? Ano, class? What do you think? Girl, ang limit natin sa deposit, nagtatanong si Jessa, girl, ang limit ng deposit ay up to 1 million. Daily limit yan, ha? Ang taas yan. So, perfect talaga siya sa mga businessman or businesswoman na may mga ganitong klase ng transaction. Kabog yun. Yung ibang banks, 1% lang. O, diba? So, hindi na masama. Tsaka, ito naman, digital bank siya. Very convenient for us. Cash, mga cashless na transaction. You can use your ING. So, that different yan, ha? Si save account ni ING kay pay account ni ING. So, si ING Save, dyan mo ilalagay yung money mo to make it grow. Papalaguin mo siya dyan. Save ka lang save dyan sa account na yan. Tapos, if you have the
ING Pay. Yung ING Pay, you use that for payments, for paying your bills, for shopping purposes, ganyan. So talaga mas na ano ka, matututo kang mag gamit diskarte sa pera mo. Ay, ito, for savings na to, dyan lang yan. So itong budget na to, ilalagay ko to sa ING Pay para kung halimbawa may mga bibili na ako for grocery, ito for groceries, for retail therapy. Ako, nag-retail therapy ako. Yes, Riangge, safe po siya. 30 years na po siya in the industry. Noong 2018 lang siya naging all digital bank. Why siya safe? Regulated siya ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Plus, member din siya ng PDIC Philippine Deposit Insurance. Ayan. Tapos, meron kang that insures deposit of at least, insures deposit of 500,000 pesos. So, may insurance ka na ganyan. Huwag kang kabahan. Kasi si ING, gumagamit siya ng best technology to keep our money safe. Alright? So, mga nagtatanong, kunwari, gagawa ka ng account. Guys, kaya niyong gumawa ng account in less than 10 minutes. Sobrang bilis po talaga. Totoo yan. Also, you only need one government ID, such as passport, driver's license, ID, or UMID. Okay na po, account ko po. Yes. Uulitin ko ha, gumawa kayo ng account ngayon. Click nyo tong sticker na sinasabi ko, ay tinuturo ko ngayon. Tapos, gumawa kayo ng account habang nakikinig kayo sa akin kung ano yung mga benefits. About naman sa national ID and other IDs, gumagawa na ng paraan si ING para magamit natin yung mga ibang IDs. But for now, ang mga nire-require lang niya sa application ay passport, driver's license, at saka itong ang UMID. Okay? Very convenient. Ngayon, chichika ko sa inyo, sabihin ko na sa inyo, ay students, paulit-ulit tayo ha, not left shining ha. Bakla. Students, wait lang. Yung hindi ko binanggit, tatlo lang yung binanggit ko, okay? So, ayun lang po muna. Pero gumagawa na po siya ng paraan. Gumagawa na rin ng paraan si ING to improve this. I guess someday, ano na yan, magkakaroon na din yan. Yung magagamit na rin yung national ID. Naloloka ako, bakit may voters ID naman, Vebs? Tama ba iyon? Ewan ko lang kung masasama yun ha. Pwede mo yan i-suggest. Pwede natin yan i-suggest. Why not? Kung carry. Okay. So, ito na. For the savings na tayo. 500 bonus is for ING Pay or for ING Pay. Yes. Okay. So, pag meron ka ng ING Pay, i-fund mo yung ING Pay mo ng 1,500, ika-credit ni ING yung 500 pesos welcome bonus mo. Meron pa akong hindi na mention eh. Pag nag-enroll ka, may bayad ba? Wala po. No charges. Okay? Fee-less or yung mga paying transactions, wala pong bayad. Ganda po ng cardholder. Yes, correct. Ang ganda. Maganda tayo lahat. Yes, Emilet, about sa card. yung card, ipapadala lang yan sa inyo. Sa ano nyo, sa address nyo. Okay. Wait lang, students, ha. Gumagana pa naman yung internet ko, no? Naglalag eh. Okay, let's discuss the benefits. Makinig kayo mabuti kasi mamaya magtatanong ako sa inyo. Pag hindi nyo nasagot, ay wala kayong chance manalo ng 1,000. Walang winners ang bibigyan ko ng
tigwa 1,000 pesos ngayon. Okay? Alright, so benefits of ING Save and Pay. So benefits ng save, doon mapalalaguin yung pera mo. Meron siyang pinakamataas na interest na 4%. Na tapos wala siyang withdrawal fee, no transfer fee, and check deposit through the app. Mag-check deposit ka through the app. Paano? Pipicturean mo lang. Tapos i-download mo doon. Download, upload. Upload mo doon. Nagkandalito-lito na. Wala din siyang minimum opening balance fee. Wala po siyang ganon. Okay, wait lang. No minimum daily balance. Kahit simutin mo yung bangko mo nang gawin mong 000, wala siyang maintaining balance na soon ay, di ba may magano, naglalock yung account mo. And to my experience din, meron akong money na iniwan sa bangko, tapos konti na lang siya. Nagulat ako, ba't wala na? Kinakain pala siya, kinakain ba yung term doon? Nire-retrieve or basta kinukuha siya. Tsaka forever, nagtatanong ka anong oras yung giveaway ko. Makinig ka na muna dito. Nakakaloka ka. Aabangan mo lang ako pagka nag-ano na. Nag-giveaway na. Mali, yarn. It's me, Sarah. Yung 4% interest rate, para po yun sa mga may mga nagbagong account ng ING. Tumatagal lang yun ng 4 months. Okay? After 4 months, magiging 2.5% na po yung interest rate nyo. Pero, high pa rin siya. Yung 2.5 interest is still high compared to other banks na 1% lang. Carry ba yun? Okay. Asan si Jer? Wait lang ha. May question dito na hindi ko pa masagot eh. I will get back to you. Okay. So going back sa ano tayo sa savings. Ulitin ko sa savings, doon may lalo.